Hi guys! Tonight will be the Christmas Eve. This is Leonard and welcome to another series of LMS Kitchen here at LMS Vlog. Traditional na Pilipinong cuisine, ang Asadong Matua. Tinatawag siyang Asadong Matua kasi this is the traditional or the classic version of doing your asado. And for our set of ingredients, kakailanganin natin ang mga sumusunod. Bawang, sibuyas, toyo mansi, kalamansi, butter, tomato sauce, seasoning, paminta, asin, tubig, patatas at carrots, annatto oil, and of course, ang ating pork belly. So this is going to be a perfect recipe na pwedeng-pwedeng ihain ngayong Christmas Eve season. Tara, samahan niyo na akong magluto. Ayan, subuksan na natin yung apoy ng ating kalan. Nakapaglagay na tayo ng ating annatto oil o yung mantika na nakulayan ng atswerte. At ang unang-una nating gagawin sa ating asadong matua ay isi-sear natin yung ating pork belly. So, hayaan lang muna nating uminit yung ating pan, saka natin ilalagay yung ating mga pork belly. Kung mainit na yung ating mantika, lalagyan na natin yung ating mga pork belly. Ang ating pork belly is pre-seasoned na ng asin at paminta. Ayan, yan yung perfect na sound kapag nagsisear tayo. Now, napaka-importante yung pagsisear ng ating karne because this will lock in all the flavors and the juice ng ating meat. So, it will give flavor doon sa ating sarasa as we do our asado. So, we will be searing all the sides ng ating pork belly. Brown na yung kabilang side. Kailangan natin i-sear lahat ng side ng ating pork belly. Ayan, so ganito dapat yung magiging itsura ng lahat ng side ng ating pork belly. So this is already perfectly seared. Nag-brown na yung kanyang skins. Ibig sabihin, na-lock in na lahat ng flavors and juice doon sa ating meat. And this will make our meat later on flavorful and juicy kapag sinerve na natin siya mamaya on our dinner, Christmas dinner. So perfectly seared na yung ating all sides ng ating meat. We will set this aside. And we will be using the same pan for our stew. Ayan. So with this one, magdadagdag tayo ng butter. Ayan. And then, start na nating maggisa. Igigisa natin ang sibuyas at ang bawang. Kapag naging translucent na yung ating sibuyas at naging aromatic na yung ating bawang, lagay na natin yung kamatis. Kumaliban sa tomato sauce, ang asadong matua ay gumagamit ng real tomatoes para sa kanyang salsa. So, isasangkot siya lang natin ng maayos yung ating mga kamatis. Ilalagay na natin yung ating toyo mansi. So approximately, nasa 10 pieces yung kalamansi na ginamit natin sa ating recipe. Ilalagay na rin natin yung anyang tomato sauce. Alright. Ang bango niya, guys. Maglalagay din tayo ng seasoning. Paminta, asin, at hahayaan nating mag-simmer yung ating sarsa. Takpan muna natin. Ayan, nagsisimmer na yung ating sarsa. Ilalagay na natin yung ating pork belly.
Nilalagay na rin natin yung kanyang mga patatas. And naglagay din ako ng konting carrots. Kasi gusto ko yung sweetness ng carrots sa stew. Of course, maglalagay tayo ng tubig. Just enough to cover yung ating pork belly. We will let this simmer for 45 minutes. So, napakadali niyang lutuin. So, tapan na natin at balikan natin siya after 45 minutes. It has been simmering for almost 30 minutes now. Smells good. So, babalik ka rin lang natin. Ayan, no? So, medyo nagsikin na yung kanyang sauce. So, continuous lang natin siyang isi-simmer. Ayan, so takpan na natin ulit. A few moments later. Alright. Ayan, so umalsa na yung mantika, oh. And we're good with our asadong matua. Isa-serve na natin ito mamaya for our Christmas dinner. And we are now resting our asadong matua. And this will be pre-sliced later and will be reheated before it will be served for dinner. See you later on our Noche Buena. And if you do love this video, please do like and share and drop a comment. At kung bago ka sa channel natin ito, huwag kalimutang mag-subscribe at hampasin ang notification bell para ikaw ay parating updated sa ating mga newly uploaded videos. Thank you guys for watching!